natin dun. Kaya naka-jacket natin eh. Malami. Ito na. Hindi ko na kinakaya, Kuya Rocket. Hindi, oh, talaga hindi, nag- talaga. Hindi talaga nag-research. Hindi talaga. Guys, 2021 na. Marami ng mga computer. Kahit nga wala kang computer, meron kang lang smartphone. Kahit nga wala kang internet, mag-data ka o kaya mag-loan ka ng load sa smart. Pwede tamang naman tama. Talaga. Tama. 99 pesos lang ang giga games. Giga games eh. Makikita mo kagad Carl T.C. Lancelot eh. Ay. Hindi nirespeto. I don't like the disrespect, man. This is a mistake. I don't like this it. This is a mistake. Yung ginagawa niyo sa lineup niyo, oh, yung ginagawa niyo sa picks, oh, ano to, pamigay? I don't like it. Pinamigay. Kumbaga parang pamigay, no? Parang pamigay. Ano yun? Disrespect. Seriously, Manjin, hindi ko alam. Feeling ko may balak talaga yung RRQ. May plano, may balak no? talaga itong mga to. Kumbaga parang may secret plan. Kasi kumbaga, akong akala natin, pamigay, parang pang sinasabi nila dito. Teka lang, Kuya Rakay, Kuya Manjin. Pamimigay talaga namin yung Lancelot. First game, siguro. Oh. Ano to, download game? Parang download Ginagawa, game eh. Parang kabastusan yun. Parang, oo nga. Pero feeling ko, pag nabalagpag yung RRQ dito, kailangan na nila ibang game 2. Tingin ko. Magsisisil sila dito. Pag I can deposit. Pag hindi yun, hindi mo pa talaga dibinan. Ewan ko na lang. Totoo. Kumbaga, ito yung kasalanan mo, tapos inulit mo pa. Parang ganun eh. Pull me once, shame on you. Shame on you. Pull me twice, shame on me. Yeah. Pull me thrice, ano? Shame on us too. Ganun. Naglolokohan na tayo dito. Naglolokohan na tayo. Hindi ko na alam, Kuya Rakan. Ano ba nangyayari dito? Para maganda yung... maganda yung mobility ng maganda RRQ. Maganda mobility, napakabilis actually. Mm-hmm. And being kontrolado pa rin yung ginagawa neto si Few on the Lunox, which is surprising kasi hindi na nga nag-parsa. Ito si Few, hindi na napayagan mag-parsa. Oo. Kaya sa ngayon, si Carl Tizzy ang nagiging focus nila. Saan titignan natin dito dahil tumutusok ngayon si Last Day. Medyo safe yung dalawang players natin dito. Actually, Rockart, kung iisipin mo mabuti, hindi rin basta-basta makakagalaw si Cartesi kahit Lancelot siya, no? Kasi pwede siya i-lockdown dito ng Akai, eh. With Psycho. Oo, si Psycho pa yung nag-Akai, ah. Ay, oo nga. Ito yung binabagit mo kanina sa akin na talagang malagbag. At saka kung iisipin mo, ang ganda rin pala nitong pick ng ano, no? Ng Khalid. Sa mechanics, yes. Actually, pan-lockdown yan into the Sylvana. Pag nag-Imperial Justice, alam mo lang kung saan yung bilog. Oo. Kasi bilog mo, plus bilog ni Sylvana, equals yun lang yun. Ah, so parang gumagawa it's na kagad ng target. Oo, may targeting system. Si Lasty para sa sarili niya. Pero kailangan kasi gawin ni Lasty yun. Alam mo kailangan. Bakit? Kasi mag-miss si Whisking eh. Kailangan niyang gawin yun. Alam niya hindi alam tatama. Niya eh. Alam niya dito tama. The timing is real. So titingnan natin ngayon kung paano to babalagbugin ng Bren Esports. Dahil nako, parang tagilid ko era card kasi mukhang may plano ngayong RRQ kasi kung iisipin mo, nagto-turtle na sila at mukhang si Pew pa. Yung una ba ko, ay, medyo masakit ko era card. Masakit. Oh no, binigay nila Lasty na stun na. Oo, na-stun si Lasty dito and that is of course the first blood and make that triple kill in total for RRQ Hoshi. Medyo nagkakaroon ng konting farm si Kuya Shin dito, Kuya Rakart, ha? Nagkakaroon tayo ng konting asim doon sa my turtle buff. And right now, they are going to be able to get some gold. Pero ang problema ngayon, Manjin, is kaya pa naman eh. Si Few, ayan na, sumasakit na. Nananakot na. Silaks na. Ayan wala na. Pa kasi ultimate si Few. Patikin. Oo. Wala pa siyang level 4 eh. Oo, pag nagka-level 4 yun, balagbag talaga yun. Ibang kwento na yun. Kumbaga nakita kasi na level 3 siya eh. Kaya medyo alam niya na medyo. Teka lang, pag-led. Hindi mo na tayo alam. Pero nakita mo yung mga pokes niya. Iba din. Masakit pa rin talaga ang Lunox eh. No? Kasi ang Lunox, percent damage yan. Percent ng buhay mo mawawala dyan. And eventually kasi ang Akai, talaga magpapalaki ng buhay yan eh. Kasi mas better para at least mag-withstand yung mga damage output. So talagang itong Lunox, babalagbagin siya mamaya. So, kailangan talaga. So ang ibig mo ba sabihin, Kuya Rockart, dito, mas pumapabor ka sa late game ng Bren Esports? Sa totoo lang, yes. Oo. Kasi maganda din yung pwesto ni Rebo. Hirap din, mahihirapan din itong lockdown na to. Oo, mahihirapan din because of the health. And here comes the fire strangling. Papasok si Psycho ngayon. Psycho with the petrify. Naku, meron pala ito kagad si Lasty dito. Oh no, tagilid ata ang bangor ng Bren Esports. Pero una mawawala ngayon. Actually, si Pew pala, naku po. Si Pew. Aray. Oo. Aray. Pero again, sa bot lane nakakuha naman ng gold. Ito, si Rebo. So it's all good in the whole. Plus yung turtle buff na kay Carl Teasing sa ngayon. Oo, palag-palag pa to, Kuya Rock. Palag pa to. Ano nangyari dun, Kuya Rock? Parang
mali ata yung positioning natin eh. Malakas yung early game kasi ng RRQ Hoshi in terms of the Khalid, in terms of the Matilda. Malakas, masakit ang early game. Yung Matilda nila, tank type. Ay, naku, so ibig kong sabihin dito, hindi talaga tayo kagad makakabakbak. Hindi talaga agad. Oo. Sa late game yan. Sa late game pa talaga tayo. Ayun na yung unang bakbak natin dyan. Ayala. As Flapped Easy will set up that kill. And Shin, ngayon na Pulado, eto na, napapaligay na kayo, RRQ. There you go, Pew. Pero Pulado kagad, ay, naku, binuhangin. Dinaan sa buhangin. Aray, naku, aray. Under the tower, ang daming tower hits na tinanggap nito doon. Ni Pew. Malalim ba yun? Malalim nun, tol, malalim. Parang medyo malalim. Ito, the double tusok technique. Lasty and Carl Dizzy. Pero tumatakbo na si Aray. Ang sakit ng Khalid. Si Carl! Aray. Oh! Yung Khalid to lang sakit. Parang ito ata ang plano. Kuya Rocket ah. Ano ba? Ano ba? Parang six man is the key eh. Six man is the key. Hidden ano? Hidden, hidden jutsu eh. Oo. Oh, eh. Bakit rin? Bakit natatalo sila dito ng Khalid, Kuya Rocket? Ano bang meron sa Khalid ngayon? Para bang... Kasi kung iisipin mo, may damage yung Khalid, may heal pa ng Matilda. Tama. Oo. Area of effect plus may guiding wind para mas maging mobile yung Khalid na to. So talagang bumibilis siya. Tama, tama. So kailangan maging maingat ng Bren kasi kung iisipin mo, itong Khalid na to, may sandwalk pa. Tama. Napakabilis so, and hindi mo kaya basta-basta malayuan. Oo. So kailangan mong hindi tiisin. Pero so, wala kang choice. Oo. Titiisin mo talaga yung mouse. Kailangan tiisin ang Bren dito. Pero Rockart, ilang minuto tayo sa tingin mo ang tansya mo para umabot tayo ng late game? 12 minutes, tol. Oo. 12 minutes, 14 minutes. Pag-quits lang sa gold, papalag ang Bren. Papalag ang Bren. Kasi kung iisipin mo, dami nilang damage output dito. It meron is. Silang Alice kay Doc Ribo. Nako, basic-basic pa yung pinagamit kay Doc Ribo. Alice na basic, pa. Oo, oh, nako, tignan pag binigyan mo ng basic hero si Ribo, nako, nakakatakot mga kaibigan. Oo, yung mga hero talaga na one single target pindutan lang, Kuya Rockart. Tama, tama. Gera kong gera yan para kay Kuya Ribo. So ngayon, Bren Esports, they're backing, they're leaning towards the ultra late game na gusto sa lineup nila. Kasi kung iisipin mo, Rock, para bang lahat ng damage dito sa RRQ kay Kuya Claude lang eh. Tama. Kay Shin lang. Kadalasan na halos yan kay Shin lang talaga. Si Bin, ngayon lang yan. Uh-oh. Pero mamaya hindi na babawas yan. Si Whiz King yung pangalawa, tapos posible din si R7 pang stunning goal. Kaya ay, ngayon nahuli nila si aray, Lasty. Aray, aray, aray. Naipit si Lasty. No, napakapayat na nga ni Lasty. Iipitin nyo pa. Kaya nga masakit yun. Masakit yun. Ako po, 9K na nga ang buhay dito ng turtle natin. Oh, as a Team RRQ will take that for free. At nako, Kuya Flaptisi, aray, aray. Opo, napapamigay yata ang mga bagay-bagay, Kuya Manjin. Nawala kasi si Lemon din dito eh. Parang yung gigil ng Bren, hindi nila magamit eh. Or iba ba yung pinaghandaan ng Bren? Parang iba eh, parang si Lemon ang pinaghandaan eh. Aray, 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 aray. Oh, okay, kalma muna, kalma, kalma. Kalmalicious, kalmalicious lang. Sila Pew ay ito. Grabe din kasi yung pick ng ano no ng Akai dito with the Matilda. Sinigurado nila na hindi makakapokorma basta-basta sa chat si Carl Dizzy. Si Carl Dizzy kasi kung iisipin mo Kuya Rockart, itong Matilda pick na to, maganda talaga siya sa mga tank na mga setup eh. Tama, sa mga tama. Tank na kunyari Atlas, Tigreal, Akai, no si Ribo. Si Ribo pa mahuli. Ay! Gagalawan, umi-enwan pa, pero hindi naman sa bat. Sa mid lane naman, ito si Whiz King nag-aantay din sa pustuhan ni Carl. Hinahunting niya si Carl Dizzy to. Hinahunting, nako Kuya Rockart, sabi ng RRQ dito. Anong hindi nag-research, Kuya Manjin, Kuya Rockart? Nag-research naman kami, pero hindi ban. Ang ni-research namin, counter. Biruin, ang sarili namin galaw. Ang sarili namin galaw. Kung iisipin mo, hindi maka-moves si Carl Dizzy kasi nga may Akai Matilde eh. Kumbaga, mahuli siya eh. Tama ba? Oo, oh, tama. At pati ito na. Lalaban pa sila with that Khalid. Mahirap labanan yun. Mahirap talaga labanan yun ngayon as the Khalid will now go in. Here comes Carl Dizzy with the ultimate. Pero inabangan siya dito. Blazing duet. Nako po. Kulang sa ano, Kuya Rockart? Kulang sa tulis. Kulang sa tulis yung panuso. Hindi pa na sa bato. Hindi pa natasahan. Kulang sa tasa. Kailangan pa ng oras. We need to buy time. Buy time muna. Let's buy time, mga tol. Kumbaga, kulang. Kailangan ng tawagin si Looney dito. Si Looney, bakit? Kailangan ng kunin ng pantasan ng labis. Sabi kasi na Looney ngayon, alam mo na kung ba't may pantasan ng labis. Kailangan ng kunin yung pantasan ng labis dito. Kulang sa tasa. Napurol kasi kagabi eh. Kakatusok mo man eh. Gamit na gamit kasi yung spada kagabi ni Carl Dizzy sa mga kalaban niya sa alter ego. Pero nakalimutan niya tasahan. Kailangan. Napagod siya eh. Sa umaga, tasahan mo muna. Oo, naku, nabitin sa tasa, nabitin mga kaibigan. Pangat ng turtle makukuha dito ng RRQ Hoshi. Oh my and love. 5,000 halos lamang yung gold lead. RRQ laban sa Bren. Para bang Kuya Rakay ang ginawa ng RRQ dito, kinontrol nila yung ano no, yung mid fight para kasi pag Matilda kasi hindi ka talaga mapopoke eh. Tama ba? Oo. Tas tinutulungan mo pa yung mapopoke sa kalaban mo. Ay oo nga. With the guiding wind. Oo nga.
At nako, Kuya Rockhart, parang yung sinabi mo dito na Yuzong at Lancelot ay hindi magiging effective. Nako, R7 coming in. That is of course a setup. And that is of course Blazing Duets coming out of scene. And scene getting kills right now. Four heroes ang mawawala. Oh my G! Oh my G, Kuya Rockhart. Tol! Pero ganitong-ganito din ang storya ng Todak at storya ng Alter Ego kagabi. Game 1 balagbag. Game 1 balagbag. Oh my God. So, pero parang nag-research parang ka. Parang nag-research ka. Nag-research ka. De, sa tingin ko, hindi yun eh. Ano yun? Tingin ko, hindi ito yung lineup pinaghandaan ng Bren. Ay, nako, kaya pala nilagay yung 6th man at 7th man. Kahit ako na, confused din ako sa Akai pick at bakit na kay Psycho yung Akai. Akai pick. Diba? Oo nga. Kumbaga kasi, sabi dito ng RRQ Oshi, alam nyo, hindi naman porque 6th man, 7th man, hindi na maglalaro. Kumbaga nag-a-under secret training. Ayang mga yan. Grabe yung secret training. And si Shin on the cloud. Oh, ba, El Clasico to. El Clasico. Tsaka kung iisipin mo, mukhang si Whisking kasi talaga dito. Mukhang ano talaga eh. Parang, kumbaga nag- The X-Factor. Nag-X-Factor sa ano, sa Singapore. Oh. Kumbaga nag-secret tied out dun sa capsule ni Goku. Naglaro. Hindi nagpakita buong linggo. Kasi wala, hindi nagsistream. Wala eh. Walang stream, walang kahit ano. Walang kahit ano eh. Nako, item parang check na, to, item check. Tama, Kuya Rockhart. Nakakagod pa kaya? Ano ba mga gamit ngayon dito? So far, so good naman si Carl TZ on the way to 3 items. Oo. Pero sinakatakot kasi pang on the way to 6. Oo nga. Nako po. Medyo nakakatakot to. Mahaba, ma, ano, tagilid, ang babor. Babor. Kung ikaw ay Bren Esports, ayun na, nauli pa si Pew. Hindi nga. Hindi na mga galaw. Iba nga, ibang klaseng galaw nga, Kuya Rockhart. Let's see. Ay, buhay pa si Pew dito. Pero papasok ngayon si Rebo. Here comes the Black Dragon. Coming out of Black Easy. But Vin is here. Coming in with the Gloom. And now, last dito on sa bandang gilid. There you go! Carl Easy na patakbo! Pero yung buhangin, nandun ako sinalubong. Ay! Sinalubong si Shin! Naku po, si Shin nadali. Ay, naku! Oh my G, what a disaster! Pwede mo na ilista ako yung Rockhart. We're going to game number 4. Mamaya. Mahirap, matagal. Unless talagang sobrang milagro na panalo ng Bren tong game na to. Right now, we need to go to, what, 14 minutes ng quits tayo. Pero right now, ang laki na ng damang 10,000 gold lead ang ginagawa ng RRQ Hoshi. Ang laki talaga at ang laki din ng kills. Mga kaibigan, the kill difference between RRQ and Bren. And I think RRQ Hoshi, they want to end this. It's all about the secret technique. May secret technique, Kuya Rockhart, ang ganyan RRQ. Yun. Secret right away. Very difficult to answer, pero hindi pa yata tapos. Lalaban pa yata ang Bren Esports. Kaya ba kaya hindi na tapos, minions nasa base? Tapos ang boxing. RRQ will take game number 1. I can't believe it, Kuya Rockhart. I cannot believe it. Ginawa tayong bata. Sino magpe-predict na hindi pala lalaban ang mga alas? Ng Pilipinas ng ganon. Parang ginawa tayong bata, Kuya Rockhart. Kaya nga eh. It's a basic. So, ako, may teorya na akong ano yung game na to eh. Ano? May teorya na ako eh. Ano to? Ito yun, tol. Sigurad, natatawa na lang eh. Tatawa kasi kahit siya...